Laban ng Magnolia Hatchets at Meralco Bolts, tabla sa standing ang magkabilang kampo. Coming off a win ang Meralco kontra NLEX, habang ang Magnolia target ang panglimang sunod na panalo. Well, opening quarter mga idol, maagang nakontrol ng Meralco Bolts ang laban kung saan dyan pumalo na agad sa 8 ang kanilang kalamangan, 16-8. Matapos yan, unti-unti nang nagparamdam ang Magnolia. Under 4 minutes mark, nakadikit na ang Hatchets mula sa dalawang magkasunod na tres nila Rom De La Rosa at Mark Baroka. End of first frame mga idol, 2018. Nanguna sa Meralco ang 8 points ni Aaron Black at 7 points ni Chris Newsom, habang sa Magnolia, tigti 3 points sina Abueva, Baroka at De La Rosa. Pagpasok ng second quarter, nagsimula na namang lumayo ang Meralco matapos ang kanilang 8-0 start. Matinding depensa ang ginagawa ng Bolts, butata ang inabot ni Lee kay Cliff Hodge. Nagkakapisikala na din dyan mga idol, lumobo pa sa 13 ang abante ng Meralco, pero huling 5 minuto na outscored ang Meralco Bolts. Napako sa 37 points, 15-0 run ang nagawa ng Magnolia Hatchets mga idol. Sinimulan niya ni Calvin Abueva at tinapos ng driving layup ni Rom De La Rosa. End of first stop, sila na ang may hawak ng kalamangan with low scoring 39-37. Third quarter mga idol, nagpatuloy ang momentum ng Magnolia Hatchets. Sila naman ang nagsimulang lumayo matapos ang kanilang 9-2 run. Poly long 3-pointers kasabay ng pagparamdam na din ni Antonio Hester. 5 minutes mark, palo na sa mahigit 10 ang kalamangan ng Magnolia mga idol, 58-47. Bagsak na naman si Calvin Abueva kay Cliff Hodge. Buwis buhay naman ang ginagawa ni Hodge sa Meralco, mapipilayan pa matapos hatake ni Poly. 3 minutes mark, bagyang nakadikit ang Meralco Bolts mga idol matapos ang 5 straight points ni Alain Maliksi, pero dinudumina na ni Antonio Hester ang paint. Di umuubra ang depensa ni Raymond Almasan, kaya naman natapos etong 3rd frame, abante pa rin 8 ang Magnolia, 71-63. 4th quarter, what an acrobatic shot for KJ McDaniels, pero kontrolado pa rin dyan ang Magnolia ang laban mga idol. Yun nga lang, napadami ang foul ng Hatchets, 6 minutes remaining, penalty na agad sila mga idol, kaya naman dahan-dahang nakadikit ang Meralco hanggang sa nakuha na nila ang kalamangan mula sa corner 3 ni Bong Quinto, 80-79. Daming error din sa free throw ng Magnolia, sobrang intense ng laban mga idol hanggang sa mga huling segundo. Nagkahamunan pa sina KJ McDaniels at Calvin Abueva. 6 seconds left, lamang dalawa ang Meralco, 86-84. Pagkakataon pa sanang maipanalo ng Magnolia ang laban, pero mintes ang 3-point shot ni Paul Lee. Panglimang panalo na para sa Meralco mga idol, at unang talo ni Antonio Hester as sa Magnolia Hatchets.